الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga minamahal naming kapatid sa pananampalataya. Noong nakaraang Biyernes ay natalakay natin ang tungkol sa ang lahat pala ng kaganapan dito sa mundo ay lahat ito ay pagsubok at ito rin ay lahat ito sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Ang mga pagsubok, pahirap, pighati sa mga kamusliman ay ito ay mabuti sa kanila. Yun ang pagtanggap natin. Limada? Lianna hadha yukaffiru dhunub. Dahil ito ay sa pamamagitan ng pahirap sa kanilang buhay, ay ito rin ay nakakapagtanggal o napapawi o nagpapawala ng kanilang mga kasalanan. At kung anuman yung kasalanan na nagawa ng kamusliman o isang Muslim, dito pa lamang sa mundo ay ipaparusa sa kanya ng Allah. Pero ang parusang iyon ay yun ay ang kanyang habag sa kanya. Dahil hindi niya gusto na parusahan ang mananampalataya sa kanya, naniniwala sa kanyang kaisahan na ang parusang ito ay doon maganap sa kanya sa araw na ang buhay na walang hanggan, na ang matinding pagsubok at ang hirap ay mas matindi. Ngayong araw, insha'Allah mga kapatid, kukunin natin ano ang dahilan kung bakit bumababa ang mga pahirap sa kamusliman. Ang lahat ng bagay may dahilan. Ano ang hikma? Ano ang gustong ipabatid dito ng Allah? Mayroon ba itong hikma? Mayroon ba itong wisdom kung bakit ito bumababa sa kanila? At ang pangatlo ay paano naman ito maiwasan o madepensa ang sambayanan para ang parusang ito o ang pahirap na ito ay maiwasan natin at hindi bumaba. Ako ha, mga kapatid? Okay. Marami ang binanggit ng mga pantas kung ano ang dahilan. Iilan lamang ito ang pipiliin natin, ang patungkol sa mga nabanggit kung bakit ang mga pahirap pagsubok ay dumadaan sa kamusliman. Uulitin ko, ang buhay ng isang Muslim, maski ito ay pahirap sa kanya, ito ay mabuti sa kanya. Nasabi natin noon na si Propeta sallallahu alaihi wasallam na nasabi niya, "Ashadul bala humul anbiya. Thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal." Ang mahigpit na mga pagsubok nga pahirap ay sa mga sugo ng Allah. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya ang kanyang mga propeta. Dahil kung hindi niya sila mahal, hindi sila dadaan ng mga pagsubok. Pahirap.
pagtatakwil ng mga tao, paninira ng mga tao sa kanila, pahirap ng buhay sa kabuhayan. At nakita natin kung sino si Propeta Muhammad, kung paano siya naghirap. Mga kapatid, sa pamamagitan nito, gusto ko ito, bago ko makalimutan masyala, isa sa mga viewers natin na Kristiyano. Sabi niya, Ustad Amrullah, napakinggan ko ang video mo patungkol sa pahirap sa buhay ng mga Muslim. Napaiyak ako at lumuluha ako. Sinagot ko, sabi ko, bro, Muslim ka? Sabi niya, Katoliko po ako, Romano-Katoliko. Pero yung buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahigpit pala ang nangyari sa kanya. Dahil narinig niya nung nakaraang linggo. Inanyayahan ko siya sa Islam, sabi niya, Ustad, gusto ko pong mag-Muslim. Kaya insyaallah mga kapatid, may oras ang gagawin natin dito sa mga video natin ito. Ito ay da'wa. Hindi natin maiwasan, ang panahon natin ngayon ay nandito tayo sa era na kung saan nasa social media. Paglabanan ng isang Muslim, kung ang mga kuffar, ang mga di mananampalataya at ang sumisira sa mga kamusliman at sa Islam ay gamitin ito para paniraan o siraan nila o anuman ang layunin nilang masama patungkol sa Islam at sa mga kamusliman, kailanman ay hindi sila magtatagumpay. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, puprotektahan niya ang Islam. Puprotektahan niya ang Quran. At kung may pahirap sa mga kamusliman, ito ay biyaya at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kaya huwag kayong malumbay. Huwag malungkot. Ayuhal Arab, ayuhal Muslimun, bal antumul a'launa in kuntum mu'minin. La tahinu, wa la tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, sabi ng Allah. Huwag kayong mabahala, kayong matakot, huwag kayong malungkot, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang katotohanan, kayo man ang nasa angat. Kung totoo na kayo ay tunay na mga mananampalataya sa Allah. Anong ibig sabihin dito mga kapatid? Kung dumadaan tayo sa mga ganitong pahirap ay galing din sa kagagawa ng ating sarili. Nabanggit natin sa mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala na wama asaba kum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Anumang nang dumaraan sa inyo ng mga pagsubok ay dahil ito sa kagagawan ng inyong mga kamay. Kagagawan natin, waya'fu an katir, dahil ito ay ang Allah ay ipapatawad niya, ang sinumang naisin niya. Ang kondisyon doon sa mga pahirap na dumadaan sa buhay ng isang Muslim, tanggapin niya, magtawakal sa Allah, magbago at paramihin ng dua at magtawba sa Allah sa anumang ginagawa niya na alam niya ang sarili niya. Dahil mga kapatid, lahat tayo, alam natin kung ano ang relasyon natin sa ating Panginoon. La nuzaki ahaduna. Hindi na pwedeng sabihin mo na ako ay matakutin sa Allah. Ako ay Muslim. Ako ay mananampalataya. Isarili mo na lang yan at hingin mo sa Allah na panatilihin ka at dagdagan ang iyong kaalaman at ang iyong pagkatakot sa Kanya. Ngayon mga kapatid, punta tayo sa mga dahilan kung bakit nga ba bumababa ang mga pahirap sa buhay ng isang tao dito sa mundong ito. Una, yanzilu alayhimul bala li asbabin kathiratin aw li asbabin kathira minha ma yali. Bumababa ang mga pagsubok o pahirap sa kanila dahil sa mga dahilan na ito. Marami ito mga kapatid, pinili ko lang ang apat. Which is, kung ito ay ating mabigyan ng solusyon at masunod natin, sapat na na insya Allah dadaan tayo sa buhay na napakaganda. Dahil ang katotohanan dito sa mundong ito, it is a challenge for us na even Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Holy Quran, walau anna ahlal qura
amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. If truly the believers, if the nation or a group of people, they truly believe in Allah, amanu wattaqaw, look at the two conditions. If the nation or a group of a people or a community, they believe in the oneness of Allah, meaning they do not associate partner to Him, they fulfill the commandments of their Lord, wattaqaw, at sila ay totoong natakot sa Allah, they fear Allah subhanahu wa ta'ala, all His commands, indeed we will open unto them the blessings and mercy from the heavens on the earth, on the land. But because they lie, and we give them what they deserve to be punished because of what they have done. Tignan niyo yan, mga kapatid, Quran yan. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi diyan sa atin. Una, ang mga dahilan ay al-mujaharatu bil-muharramat. Wal-ya'udhu billah. Ang pagiging lantaran ng paggawa ng mga ipinagbabawal ng Allah. Pag ito ay naging lantaran na walang pumipigil at ito ay inaanyayahan, tandaan mo kapatid, darating ang pagsubok at pahirap at parusa ng Allah sa inyong mga kamusliman. Dahil inahayag ninyo, ginagawan yung lantaran ang anumang mga ipinagbabawal ng Allah, samantala ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, inna ashaddan nas, ang pinakamasamang tao, al-mujahirin, yaong sila na gumagawa ng kasalanan na lantaran. Hindi nila ikinakahiya, parang alalaong baga mga hayop. Dahil ang hayop, walang hiya. Walang takot sa Diyos. Sinusunod ang anuman ang kagustuhan ng sariling pagnanasa. Wala yubali ma yakulun nas, wala siyang pakialam kung ano ang sabihin at nakikita ng katulad niyang mga hayop sa ginagawa niya. Ngunit ang tao, hindi dapat. Dahil binigyan ka ng iyong Panginoon ng tamang pag-iisip. Gamitin sa tama, sundin ang gusto ng iyong Panginoon at hindi ang kagustuhan ni Satanas. Yan ang tao na pinakamasama. Kaya bagat mga kapatid sa isang Muslim, makita niya ang kapatiran niya na nagumagawa ng kasamaan o haram na ipinagbabawal, marapat lang na dapat niya itong pigilan. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Ang sinumang makakita sa inyo ng munkar, ipinagbabawal, haram, baguhin niya ito, pigilan niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Di ko kaya ng kamay, ustad. Anong gagawin ko? Dila mo. Di ko rin kaya ng dila eh. Pag sinabi ko kalabuso, diretso. Mapapahamak ang buhay ko. O di, isa puso mo na lang. Sabihin mo, Ya Allah, gabayan mo sila. Ya Allah, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Kakayanin mo sa pamamagitan ng dila, kaibigan mo, kausapin mo ng mabuti, ng masinsinan at pasikreto. At huwag lantaran. Pero kung ang hari, kung ang presidente, kung ang sino mang namumuno ang gumagawa ng haram o karumaldumal sa sambayanan, marapat sa isang Muslim na pagtakpan ito at hindi niya sabihin. At huwag niyang siraan ang sino mang namumuno o ang sino mang mga ulama o kahit sino na mayroon silang otoridad sa sambayanan dahil
Al-fitnatu ashaddu min al-qatl, dahil ang dulot ng fitna na sasabihin mo o gagawin mo ay mas matindi pa ang magiging resulta nito. Pero kung kakayanin mo sabihin sa hari, sa isang presidente sa pamamagitan ng magandang salita pa sekreto sa kanya at hindi ka gagawa, nalalabas, sisigaw, hali kayo mga tao, magpetisyon tayo, magrally tayo, siraan natin ang kapangyarihan ng ito dahil siya ay masama sa atin, yun ay ipinabawal ng Islam. Dahil anta alladhi tufarriqul jamaa, ikaw ang nagiging dahilan para magkaroon ng revolusyon at magkaroon ng hindi maganda sa sampayanan ng mga kamusliman. Alam niyo ba mga kapatid, ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir az-zaman li ha'ula'in nas, fi akhir az-zaman ya'ti ashaddul bala' wa hatta bil umara'ihim. Darating sa huling mga kapanahunan ang pahirap na matindi, na lalong patindi sa mga kamusliman, lalo na sa pamamagitan na mangyayari ito na pagsubok ng Allah sa kanilang mga namumuno sa kanila. Hindi pa bago mga kapatid. Ito ay propesiya at sinabi na ng propeta sallallahu alaihi wasallam, magaganap at mangyayari at ito nakikita na natin. Pero anong mukif mo? Ano ang stand? What is your stand being a true believer? To protect the ummah, to protect yourself and not go beyond the limits. Hindi ka lalabas sa hindi yung ano yung kagustuhan mo. Doon ka sa kagustuhan ng Islam. Doon ka sa kagustuhan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sa ngayon, subhanallah, nakikita na natin ang layo-layo ng isang tao nandoon sa Pilipinas kung makapagsalita sa isang bansa. Akala mo napasukan niya ang isang bansa. Ano mapapala mo doon kapatid? Sisiraan mo ang isang bansa dahil sa pamamagitan ng pagpo-post mo na paninira? Okay, nakikita mo na, sabi mo ang haram. Bakit yung lugar na yan? Yung Saudi Arabia na yan? Hindi matanggap. Nag-open na sila ng lahat. Subhanallah. Ano ngayon ang posisyon mo? Bro, kung ikaw ay Muslim, alam mo ang dapat mong gawin? Maghihiling ka sa Allah, ya Allah, proteksyonan ng hari, proteksyonan ng mga ulama, ang mga kamusliman, gabayan sila. Hindi yung pupunta ka sa Facebook, hindi kung anong sasabihin mo sa mga tao. Babatikusin mo sila. Magsasalita ka ng maling mga paratang sa hindi mo alam. Li'annal mar'u min husnil mar'i at tarku malayani. Ang pinakamabuti sa isang tao, ang pigilan niya at hindi niya pangimasukan ng mga bagay na hindi magbibigay ng dulot sa kanya. Oo, tama, naniniwala ko sa iyo. It is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam na kailangan kulil haq walau ka namurran. Sabihin mo ang katotohanan, maski ito ay masugat ang sarili mo. Sabihin mo ang katotohanan, maski ito ay mapait sa mga tao. Correct. Pero hindi yan ang tunay na pagpapaliwanag ng mga pantas. Kung ito naman ay magdudulot ng masama, mag-aaway, magpapatayan ang sinuman, mas mabuti na pigilan mo ang sarili mo. Tumigil ka na magsalita. Tumigil ka na mag-comment. Because you are not authorized to have a comment. Yan ang Islam, mga kapatid. Huwag kayong magtaka. Sa kapanahunan ng mga nauna, may mga hari na pinapatay nila ang mga sahaba. Ano yun? Fitna nga eh. Nangyari na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na lalo pang pahirap sa dami ng panahon. So sana nagkakaintindihan ng sambayanan ng kamusliman. Maging malawak ang ating pag-aaral sa Islam. Maging matutuo tayo. Binabatikos mo? Nililibak mo ang hari? Nililibak mo ang presidente? Nililibak mo ang mga namumuno? Si mayor, si gobernador, si lahat? Bro, mas matindi ang kasalanan ng ganyan na ginagawa mo. Puntahan mo diretso si mayor, si presidente, si king. Mahal kita sa Allah. Huwag mo ito gawin. Alhamdulillah. Kung hindi ka niya ipakulong, mapalad ka. Kung ipakulong ka niya, karapatan niya. Dahil ikaw ang bunganga mo, Makati, ang gusto mo, mag-away-away ang mga kamusliman. Waman farakal jama'a, matamitat al jahiliya.
Ang sino man ang umalis sa jamaa, siraan niya ang kasambayanan ng kamusliman, namatay siya na mayroon siyang sifatong na jahiliya. At hindi to, mga kapatid. Kaya ang Islam, wallahi dito niyo makikita na ang Islam ay reliyon na wasat. Hindi ipinipilit, hindi ka pinapahirapan sa lahat. Gawin mo, bumabatikos ka, sisiraan mo. Bro, tignan mo sarili mo. Ano ka? Paano ka makipag-ugnayan sa iyong Panginoon? Unahan mo kaya ang sarili mo. Uy, masama ito, sasabihin ko, wag ko itong sabihin. Hindi ako nakapag-pray ng Fajr sa masjid. Wala akong karapatan na magsalita na siraan. Dapat ako, siraan ko ang sarili ko. Sabihin ko sa sarili ko, ikaw ang makasalanan. Hindi ka nakapag-pray ng Fajr. Naglilibak ka sa tao, sumisira ka sa tao, umaalis ka sa sambayanan. La. Mga kapatid, ang lahat tapos na. Ang lahat kader. Pero huwag ka mapabilang sa taong mapanira sa kahit sinuman. Sarili mo, gawin mong Muslim bago mo sabihan ng iba. Yan, mga kapatid, ang patungkol kung bakit bumababa ay ang al-mujaharatu bil-muharramat. Pangalawa, al-zulmun nas wa aklu hukukuhum wal-i'atida walayhim. Bumababa rin ang mga pahirap sa mga sambayanan kung ikaw na isang tao o kahit sino man sa atin ay kinukuha natin, nilalapastangan natin ang karapatan ng iba. At ang kainin, ang kinin, kunin mo ang mga kanilang karapatan. Zulm, fattaku zulma, katakuta din nyo ang pagkuha, pag-agaw ng hindi sa inyo. Panlilin lang, pang-aapi. That is the correct term, Ustad. Inaapi mo ang kapwa mo, ang kamag-anak mo, ang kapatid mo, dahil yung karapatan niya ay kinuha mo. Dahil bakit? Busaw ka. Matakaw ka. Hindi ka makautento. Anta tama. Ang tama, yung kukunin pa niya yung hindi sa kanya. Para lang makumpleto niya, maano niya ang sarili niya. At hindi ka rin mabusog. Katakutan mo ang Allah. Dito pa lang sa mundo, kapatid, kukunin mo ang karapatan ng iba. Ang pera niya, ang lupain niya, ang bahay niya, lilinlangin mo siya. Ang buhay niya, papaslangin mo. Kala mo walang kabayaran yan? Allah is just. Ang Allah ay tunay na patas sa lahat ng kanyang mga nilikha. Pangatlo, mga kapatid, qati'atur rahim wa uququl walidain. Bumababa ang mga pahirap pag ikaw ay siniraan mo ang ugnayan mo sa iyong mga kamag-anak. Masama ang pakikitungo mo sa kanya. Pinutol mo na ang ugnayan mo. Samantalang ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim la yadkhulul janna. Gusto mo pumasok sa paraiso. Matakutin ka sa Allah. Nagdarasal ng 5 beses isang araw, nag-aayuno, nag-uumra, nag-hajj, punta ka doon sa pamangkin mo, kapatid mo, kamag-anak mo, na itong nagkaroon kayo ng gap, kunti lang ang hininipin, ay, maski sinong nabuhay, hindi ako pupunta sa kanya, hindi ko yan patatawarin, hindi ko yan kamag-anak at kadugo, astagfirullah, nang ibabaw ang ego mo, bro. Samantalang si propeta sallallahu alaihi wasallam, anuman ang gawin sa kanya ng mga tao, nagpapatawad. Pero sa atin, hindi. Mas mahal natin ang pride. Mahal mo ang dangal. Mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa iyong Panginoon at si propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito kasi napapatunayan eh. Sinabi ng propeta na huwag niyo putulin ang ugnayan. Hindi, pinuputol mo. Wa uququl walidain. Allahu Akbar. Ang pagiging masama mo sa iyong mga magulang. Tignan nyo ngayon ang nangyayari. Sa mga kuffar,
Pag ang magulang nagkasala sa anak o anumang ang pinagdisiplinahan o pinalo, pwede kang magpunta sa court, i-report mo siya ang magulang mo, nanay mo, tatay mo. Yun ba ang turo ng Islam? Hindi. Ang turo po kasi ng Islam, walang magulang na ang gusto niya, hangarin niya sa anak niya ay masama. Kung nagdisiplina ang magulang o nagdisiplina si guru, si teacher, karapatan ng teacher na disiplinahin ang mga anak, ang mga estudyante. Bakit, mga kapatid? Dahil may mga estudyante rin na pilyo, may mga estudyante rin na bastos, walang modo, lumalaban. Naging estudyante tayo. Naging minsan pabigat tayo sa ating mga guro. So, kailangan lang nila disiplinahin ang kahit sino. So ngayon, pupunta ka na sa korte para sabihin mo sa korte na ang nanay ko, tatay ko, ito ang ginawa niya sa akin. La, abadan. Mga kapatid, sasabihin ko to sa mga kamusliman. Narinig nyo ba ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan minsan dumating sa kanya ang isang lalaki. Sabi niya, Ya Rasulallah, anna aba, anna abi, akhada mali, saraka mali, o sugo ng Allah ang aking ama, ninakaw niya ang aking pera, aking kayamanan. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ati biha, saan ang tatay mo? Papuntahin dito. Pumunta ang matanda. Totoo ba po ba na ninakawan ninyo ang inyong anak? Umiiyak-iyak ang matanda. O sugo ng Allah, sa mulat sa pool, ang pagkabata ng anak ko, ano man ang problema niya, ano man ang buhay niya, ano man ang pera ko, lahat sa kanya. O sugo ng Allah, ayaw ko na siya ay hindi maganda ang buhay niya. Gusto ko sa anak ko lahat mabuti. Isang araw nagkailangan lang ako ng pera. Nahirapan ako, wala akong makain. O sugo ng Allah, napilitan ako kumuha ng pera niya. Wallahi mga kapatid, ang sugo ng Allah umiiyak. Sabi niya, ano sabi niya dun sa lalaki? Anta wa maluka li abik. Ikaw, o lalaki, at ang kayamanan mo ay sa tatay mo. Ang magulang mo, ang tatay mo, yun ang kayamanan. Bakit mga kapatid? Tignan mo kabaliktaran. Tatay ako eh. Bibili ako ng kotse, gagawa ako ng bahay, bibili ng lahat. Ano inisip ko sarili? Hindi. Para sa anak ko. Ito ang plano ko sa anak ko. Yung pangalawa, tatlo, mag-iipon ako para sa kanya. Wallahi, bakit ito ginagawa mo? Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa anak mo. Pag ikaw ay tumanda, wala ng kayamanan, wala ng lakas, wala ng pakinabang. Ang mga anak mo na naging mayaman, ang mga anak mo na lahat naging meron na silang posisyon, pabaya. Wallahi, walang anak na sinasabi niya, gagawa ako ng bahay para sa tatay ko, nanay ko. Inangahan ko ang isang brother na balik Islam. Ikinukwento sa akin ng isang balik Islam na kapatid natin. Ustad, alam nyo, yung kapatid natin ang balik Islam, bakit ngayon napakayaman niya? Gumawa siya ng bahay. Bungalo, ustad, ang ginawa niyang bahay doon sa Cavite. Pinuntahan niya ang kanyang ama. Sabi niya, ama, itay, tingnan niyo po itong bahay na itong ganda po. No, kaninong bahay yan? Sana, ang ganda. Sabi ng matanda, ang ganda ng bahay yan. Anak ko, sabi niya, itay, iyang pong bahay ay ginawa ng isang anak para sa kanyang ama. Sabi niya, kanin, sino ba tayo? Sabi niya, ama, yan po ay bahay ninyo. Ako po ang gumawa dyan, sikreto, para po yan sa inyo. Kaya mo yan? Wallahi mga kapatid, kung gusto mo ng paraiso, paglingkuran ang magulang. Yun. Paraming beses na natin kinuha, pinagutos ng Allah na sambahin siya, pakitungan ng mabuti ang magulang. Pangatlo, pang-apat, nasratu ahlul fasad. Allahu Akbar. Ito yung pagka-campaign. Ito yung pagiging pabaya. Ito yung pagsabi
Ito yung pakita, ito yung pagtulong sa mga ahlul fasad, mga taong gumagawa ng kasalanan. Sige, tulungan mo sila. Diyan bumababa ang mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung droga, yung shabu, anumang klaseng droga, ang sino mang tumulong doon, makipagnegosyo doon, kasama ka sa mga kamunguhian ng Allah. Dahil isa kang naging culprit, isa kang tumulong para ito ay masiraan ng mga kabataan. Sino magsasabi ang droga ay halal? Abadan, haram, anuman ang magpapasira sa utak, anuman ang magpapasira sa sarili mo, lahat yan ay ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit bawal ang baboy? Itatanong mo ngayon ng bawal ang baboy? Tanong mo sa doktor kung ano ang maibidudulot sa'yo ng baboy. Doktor mismo, Kristiyano, sinasabihan niya kapwa Kristiyano, huwag na ho kayo kumain ng baboy. Dahil hindi mabuti sa iyo, sa iyong kalusugan. Nakita mo ang wisdom ng Allah, ang lahat ng hindi mabuti sa kanyang alipin, ipinagbabawal niya. Pero hindi, tayo gusto natin kung ano yung gusto kasi ng sarili. Lian nakatama. Yun yung mga dahilan kung bakit bumababa ang mga sinasabing mga bala. Ngayon, وَفِيمَا يَأْتِي نُذَكِّرُ لِلْهُكُمْ مِنْ نُزُولِ الْبَلَى. Ano yung mga dahilan na ito ay bumababa sa kanyang hukom, sa paglilitis nito? O ano din ang wisdom ng Allah subhanahu wa ta'ala, hikma kung bakit inyon ay bumababa? Una mga kapatid, tahqiqul ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Para gusto ng Allah na mapatunayan na siya lang ang nararapat sambahin at manumbalik kayo sa kanya. Dahil pag ang tao ay nagtawbah, humingi ng kapatawaran sa Allah at nanumbalik sila, papatawarin sila ng Allah at magiging maganda ang kanilang pamayanan at kanilang buhay. Narinig na niyo yung kwento patungkol kay Jonah, Yunus. Wala pa sa kasaysayan ng kasaysayan na si Yunus noong siya ay umalis sa Ninyebe sa kanyang lugar. Nung pabalik siya, nakaligtas siya, iniligtas siya ng Allah doon sa nakain siya ng isdang balyena. Pagbalik niya pa lang doon, yung mga tauhan niya, lahat ng tao, annahum tabu ila Allah, lahat sila ay nagtauba sa Allah dahil natakot sila sa nakikita nilang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa dumating si Yunus para pagsabihan ng mga taong ito dahil ang pagsubok din ng Allah sa kanya, hindi niya hinantay ang anumang revelasyon, umalis na doon dahil natatakot siya sa dumating itong bala na ito, itong mga parusa sa kanila. Hindi pa dumating si propeta sa para uli na siya ay sabihan ng mga tao na tanggal na ang bala. Dahil nakita ng Allah na sila ay nagtawba lahat. Nagtawba. Wallahi mga kapatid, sasabihin ko ito sa sarili ko. Sa atin lahat. Kung bakit ito nangyari sa atin, bakit ngayon pa rin ganito na nangyari sa atin? Kasi wala tayong binabago sa sarili natin. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa mo ng kasalanan. Tuloy-tuloy pa rin ang pang-api mo sa kapwa. Tuloy-tuloy pa rin ang iyong pagiging ikaw ay walang utang na loob sa iyong Panginoon. Pangalawa mga kapatid, at takfiru dhunub alal mubtala wa raf'u darajatu fil akhirah. Allahumma amin. Takfir ay napapawala na ang kanilang mga kasalanan. Sino? Yung mga tao na may mga pagsubok sa buhay nila. O kayo na mga ahlu syam, kayo na mga kapatid namin sa Palestine. Kayo na mga kapatid namin sa Burma. Dunya lang yan. Insha'Allah sa araw ng paghukom, ang paraiso ng Allah. Magtiwala lang sa Kanya. Magtawakal sa Allah. Huwag magsalita. Huwag magbanggit ng anumang masama patungkol sa buhay na nangyari sa inyo, patungkol sa mga hinagpis na para bagang ikaw ay nagrereklamo sa iyong Panginoon. La, abadan. Ang Muslim hindi ganyan. Hindi ka tayo katulad ng mga iba na kung anong dumating sa kanilang buhay, Panginoon ko, bakit ako pa? La, tayo hindi. Sasabihin ng Muslim,
Alhamdulillah, ajaban li amril mu'min, innam raw kulaw khair. Nakakapagtaka ang nangyayari sa buhay ng mananampalataya. Lahat ng nangyayari sa kanya, ito ay mabuti sa kanya. Pag dumating sa kanya ang masama, siya ay nagtitimpi para sa Allah. Pero pag dumating ang mabuti, nagpapasalamat sa Allah. Alhamdulillah, li'annana annallaha ja'alana minal muslimin. Pangatlo, mga kapatid, tahqiqu darajatin ala indal mar bitawakkul Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa ya'lamu al mar'a annahu la hawla wa la quwwata illa billah. Tignan nyo, ito yung nagpapatunay, nagpapatigib ng tunay na paniniwala, nagpapatibay sa isang tao na siya ay tunay na nagtitiwala lamang sa Allah. Mga kapatid, minsan tayo nakakalimot sa Allah. Pag dumating ang pagsubok na ito, naaalala mo ang Allah. Tingnan mo kung paano mo lang siya maalala dahil dun sa pahirap na nangyari sa'yo. Bakit? Dahil gusto ng Allah na ikaw ay hindi ka mapalayo sa kanya. At iisipin mo na walang anumang nangyayari maliban sa lakas at kapahintulutan ng kagustuhan ng aking tagapaglikha na siya lamang ang tunay na may kapangyarihan. At walang pwedeng mangyari maliban sa kagustuhan niya. Allahu Rabbi. Doon. O diba? Itong mga to, itong katotohanan, hadihi al-waqi'iyya, ito yung totoo nangyayari ngayon, na ang mga kamusliman na ito nanunumbalik sa Allah, nagtatawba sa Allah, umihingi sa Allah, umiiyak sa Allah. Huwag kang umiyak sa katulad mong tao, huwag kang matakot sa kahit sinong tao. Allah lang ang sambahin. Doon ka lang magtiwala, doon ka lang matakot. Fa innahu huwa razzaq, dahil siya ang tunay na nagbibigay ng panustos ng pangangailangan mo. Tahqiqul iman. Allahu Akbar. Napakabuti ito. Bilang panghuli, mga kapatid, bibigyan natin ng solusyon. May problema, di ba? Pag may problema, anong kailangan? Pangalawa, find ways. We need solution. Anong solusyon? Meron ba? Tandaan, mga kapatid, walang problema na walang solusyon. Lahat mayroon. Gawin mo. Lahat ng sakit, mayroong itong gamot na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ka lang ng paraan. Hindi lang salita. Kailangan ng action. Ito. Mahuwal asbab bidaf'il bala. Anong mga dahilan para ang bala na ito ay matanggal? Dahil ito ang inihiling natin, ito ang gusto natin, para maramdaman naman natin ang kaginhawaan sa matindi na dinadaanan natin. Warada anin nabiy sallallahu alayhi wasallam min al ahadith wa an sahabatihi wat tabi'in anna hunaka ibadat tadfa'ul bala bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa kay propeta sallallahu alaihi wasallam at ang mga nasabi niya at ang mga sahaba, pati rin na rin yung mga tabiin. Anong sinasabi ng mga tabiin at mga sahaba at si Rasul sallallahu alaihi wasallam? May mga espesipikong gawain na ibada na pagsamba sa Allah at panunumbalik sa kanya para ito ay mawala ang anumang mga pagsubok na dinadaanan ng sambayanan o ng tao na kamusliman. Una, tahqiqul khushu fi salah. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الخشوف من الكرب تصيب بالبشر الخشوع في الصلاة ثم قال بعدها موجها أصحابه فصلوا حتى يفرج عنكم. Tignan mo yung khushu sa sala, yung pagdarasal mo, alaikum salam, yung pagdarasal mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, khushu na totoo. Dahil nangyari sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nung nakita na nila yung total eclipse na yon, kung mayroong mang darating na anumang darating na masama, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fasallu, magpatira pa kayo, magdasal kayo bil khushu, at hilingin nyo sa Allah na anuman ang darating ay hindi siya dumating. Kailangan ng sala, kailangan ng dua. Pangalawa, mga kapatid, mulazamatul istighfar. Ang panatilian
na lagi tayong nag-iistigfar, yung dila mo, sarili mo, katawan mo na nagtatawba ka sa Allah. Yung pagsabi mo na, Ya Allah, patawad. Allahumma gfirli, astaghfirullah. Ya Allah, patawarin mo ako. O Ya Allah, ako, ikaw lamang ang aking Panginoon na tunay na nagbibigay ng habag at awa. Patawarin mo ako. Nagkasala ako. Nalinlang ko ang sarili ko. Dahil ang tauba, mga kapatid, sa pamamagitan nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa iyo at nawawala ang anumang pahirap sa buhay mo. Pangalawa, mga kapatid, ay ang zikrullahi subhanahu wa ta'ala, wa min ahammi zikrillahi subhanahu wa ta'ala, qira'atul Qur'an al-Karim. Pangatlo ay ang pag-aalaala natin sa Allah. At ang pag-aalaala sa Allah, sa zikr sa Allah, yung mga sunan na nasabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, wala pang uuna sa pagbasa sa Qur'an. Tignan natin ang sarili natin na mga kamusliman. Ang masaklap dito, mga kapatid, wallahi, ilan sa atin, mismo mga kamusliman, ilang volumes na nabasa nila na mga sulat ni Shakespeare, William Shakespeare, sinulat ni Napoleon Bonaparte, sinulat ni Balagtas Baltasar, pinag-aralan, minimorize ang Quran, karun, tigulang na karun, bisag tigulang, wala siya kaibang magbasa ng Quran. Di ba yun nakakahiya sa sarili mo? Dami nang nabasa mo, oras iginugol mo dun, dahil makamundo lang yun. Nabasa mo, minsan, hindi ka pa pumasa. Hindi ka pa nagtagumpay sa mundo. Mabasa mo, dahil sa pinagpahirapan mo, nabasa mo, nag-success ka sa mundo, kung anong mangyari sa'yo, mamamatay ka rin. Ano, doon sa libingan mo, sasabihin sa'yo doon ng mungkar at nakir, ano ang binasa mo? Binasa mo ba yung surat ni Francisco Balagtas Baltasar para kay Juan? Wala. Wala. Babalik sa'yo, o kapatid, sa pananampalataya, ang pagsisisi ay laging sa huli. Kathratul istighfar wa kathratul dhikrillahi subhanahu wa ta'ala, fadhikru yudfa'ul bala, kama dhakara ibnu Hajar rahimahullahi subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat, mga kapatid, ay dua. Napakaganda. Ito ang sasabihin ko. Sasabihin ko to sa lahat ng mga kamusliman na dumadaan ng pagsubok at matindi sa buhay. Kailangan natin manumbalik sa Allah, paramihin ng istighfar, paramihin ng dhikr sa Allah, at paramihin ng dua at pagtawba sa Kanya. InsyaAllah, sa pamamagitan ng mga ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kayo papahirapan dito sa mundo, pero bilang panghuli, uulitin ko, hindi dahil ikayo na mga kamusliman ay pinapahirapan ng Allah dito sa mundo, ay dahil yon ay galit niya sa inyo, hindi. Habag yun ng Allah sa inyo. Dahil sa araw ng paghukom, hindi niya aahayahan na kayo ay parusahan doon, dito pa lamang ay pinaparusahan ka. Pero kung ayaw mo na parusahan dito, huwag kang gumawa ng mga haram. Huwag ka maging lantaran sa mga gawain mo ng lantaran. Huwag ikaw ay putulin ang ugnayan mo sa kamag-anak mo at sa mga magulang mo. At huwag ikaw ay maging malinlang sa mga tao na kunin ang kanilang karapatan. Yan, itong mga nakuha natin. Sana, mga kapatid, na pulutan natin ang aral, ang anuman ang ating naibahagi. Kalugdan tayo ng Allah, patawarin sa ating mga kasalanan. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilegal pala. Alam mo, okay pa rin. Okay pa rin.